Hello po, kumusta po kayo? Eto na naman po ang inyong Changhunya. Nakita niyo ba ang sarap ng mga mangga na bagay na bagay sa ating bagoong? Ngayon, gusto niyo bang malaman kung paano ba magluto ng isang napakasarap na bagoong alamang? Eto na po! Siyempre, ang una nating gagawin ay paiinitin natin ang ating kawali at lalagyan ng mantika at saka natin ihuhulog ang ating karneng baboy na hiniwa-hiwa po into bite size. Kailangan natin itong i-fry hanggang siya ay maging golden brown. Tuloy-tuloy po ang paghahalo natin para lumabas ang katas ng ating baboy. Sabi nga nasa paghahalo ang ikinasasarap ng isang lutuin. Ayan po, golden brown na po siya. Atin na ngayon itong hahanguin. Iseset aside natin ito at gagamit tayo ng panibagong kawali. Pero pwede din naman gamitin yung pinaglutuan na ng karne. Paiinitin muna natin ang kawali at saka ang mantika. At pagkatapos, uunahin nating ihulog ang bawang. Tapos, gigisahin natin ito hanggang siya ay maging golden brown. Dito kasi lumalabas ang sarap ng bawang. Isusunod na natin ang sibuyas hanggang sa ito ay maging translucent at maging caramelized. Ngayon naman, isusunod natin ang hiniwang kamatis. Cubes ang pagkakahiwa ko dito. Hindi masyadong maliliit at hindi rin naman masyadong malalaki. Hahalu-haluin natin ulit ito hanggang sa humalo siya doon sa ating bawang at sibuyas. Sisiguraduhin lang na maayos ang pagkakahalo ng ating kamatis doon sa ating bawang at sibuyas. At pagkatapos, ilalagay na natin ang ating bagoong alamang. Igigisa siya kasama ng mga naunang sangkap na bawang, sibuyas at kamatis. Makikita niyo na habang hinahalo natin ito, ay unti-unti nang naluluto ang alamang. Pero hindi pa dyan nagtatapos, dahil kailangan natin lutuin mabuti ang ating alamang para hindi ito madaling mapanis. At pagkatapos nating gawin ito, isunod naman ngayon natin ang ating paminta. Mas maganda kung durog ang gagamitin nating paminta. At ngayon naman, ilalagay na natin ang ating fried pork liempo. Kung gusto nyo ng mas maraming taba, okay naman po yun. Pero kung ayaw nyo ng mataba, ay puro laman na lang ang ilalagay nyo. Wala naman pong problema doon. At pagkatapos na nating naigisa lahat-lahat ng sangkap, atin naman ngayong lalagyan ng 1 cup of water kasi pakukuluan natin ang ating alamang at paiigahin natin ang tubig. Lagyan ng konting suka kasi ito ay nagpe-preserve din naman sa alamang at nagbibigay ng konting asin. At tatandaan, pag nilagay na natin ang ating suka, ay huwag na muna nating hahaluin. Maghintay muna tayo ng mga 5 minutes bago natin ito haluin para maluto ang suka. Ngayon naman, ilalagay na natin ang ating pure honey. Kung hindi available ang honey, pwede na rin gumamit ng brown sugar. Ito ang magbibigay tamis sa ating sweet and spicy alamang. Ayan mga kachang, napakasarap. Amoy pa lang. Nako, mapaparami ang kain natin ito ng mangga.
At para makompleto na ang ating sweet and spicy, ilalagay naman natin ngayon ang ating siling labuyo. Ngayon, depende sa gusto nyong anghang ang paglalagay ng siling labuyo. Tamang-tama to sa ating mga hilaw na mangga. Pwede din itong gamitin sa mga sangkap sa pagkain at pangsawsawan sa kare-kare. O diba, ang daming gamit ng bagong alamang. Lalo na kung ang pagkakaluto ay isang napakasarap na bagoong alamang. O ayan na po, ito na po ang ating finished product ng ating bagoong alamang. Ano pang hinihintay? Magbalat na tayo ng mangga! Kung nakatulong ang aking video, ay pwede kayong mag-subscribe, like, and hit the notification bell for further updates.